Magandang tanghali po mga ka-BJ. Nandito po tayo ngayon sa overpass. Overpass po tayo sa may bandang Dolomite po mga ka-BJ. Tatawid po tayo doon sa kabila, no? Tingnan po natin na yun, no? At hindi po natin alam kung anong dambuhal ang dalawang barge na po yung mga ka-BJ. So, bago po tayo makarating doon po mga ka-BJ, tingnan po natin muna ito. Sobrang po traffic mga ka-BJ, oh. Sobrang traffic. At tapat po, napaka-traffic po mga ka-BJ. Ito po, papunta po ng ano yan, papunta po ng MOA yan, papunta ng Cavite po yan mga ka-BJ, yung ano na ito, yung linya na po ito mga ka-BJ. Ayan. Ito po, yung galing ng ano yan, galing ng Luneta po yan mga ka-BJ. So hali po kayo mga ka-BJ, ito po, titingnan po natin yan. Ano kaya itong dalawa nito, napakalaki na yan. Dito, malapit lang po ito sa pampang ng ano, malapit lang po ito sa pampang ng Dolomite, sa paligid lang po ito, malapit lang. Mula rito hanggang dyan lang po itong isa nito. Siguro mga 200 meters lang po ito. 2 to 300 meters lang po mga ka-BJ. Lalong-lalo na po dyan po sa ano, sa bakuran po ng ano, ng US Embassy po 'yan, no. Gilid po mismo po ng US Embassy 'yan, no. Nakapaligid po dyan mga ka-BJ. So ito po sa nakikita po natin ito. Ilan araw na po ito mga ka-BJ? Ilan araw na po sila dyan? Medyo may katagalan na po dyan mga ka-BJ itong dalawa na ito. Tapos may mga nakapalibot po sa kanya. At ano kaya ginagawa dito mga ka-BJ? So ayun, tapos doon. So sana ininag po natin doon sa kabila yung malaki na, yung mas malaki na po yung mga ka-BJ. So may backhoe po silang dalawa. At tapos may backhoe, tapos nakatungto po sila sa buhangin. Yung dalawang backhoe. And then may barge po mga ka-BJ. Ayun. Hindi po natin alam ano ba yan, nagkano ba yan, nagtatambak ba yan dyan o nagdadakot lang sila dyan ng buhangin po mga ka-BJ. So medyo marami po sila mga ka-BJ. Ayun po yung mga iba, ayun po yung mga ibang barko dyan po. So tapos dyan, andoon din. Ayan din po sila mga ka-BJ, mga naka ano lang po dito, nakaangkla lang po ito dito sa may laut lang po ito ng ano, ng Manila Bay. Dito sa paligid lang po ito mga ka-BJ, ha. At yung mga ano ito, ito po yung mga barko na gano'n ng mga buhangin. So lalong-lalo na po itong dalawa. Dito po mismo sa paligid ng ano, sa paligid po mismo ito ng ano, ng US Embassy. Parang nagdadakot tatay ito po ng buhangin po mga ka-BJ. So ano ba ito, pinalaliman kaya nila ito dito? Kasi nakikita nila po ito na medyo maano, medyo mababaw. Baka sana siguro ano, baka pinaliliman na nila siguro ito mga ka-BJ. At kaya andyan sila, nakakalat po sila dyan mga ka-BJ. Oh. Kasi kung sabihin pa naman natin, kung ito po ay kumukuha lang ng buhangin para itambak po doon. So hindi naman, kasi yung mga barko naman po doon, nagtatambak po doon sa reclamation. So marami naman, alalakim naman po mga barko. At araw-araw naman po siya mag-diskarga doon po mga ka-BJ. Hindi naman po ata sila naubusan doon. Saka lalaki ng mga barko doon, mga tatlo, apat na barko doon mag-discarga ng buhangin doon po mga ka-BJ, mga lupa doon. So ito naman, sigurado po ito na may kaugnayan po ito ng mga lupa dahil nakita po natin dyan sa gilid po noon, may barge and then may mga lupa po, puno po ng lupa and then mayroon po backhoe dalawa. So hindi po natin alam kung yung may buhangin na yan ay nakukuha nila dyan o kaya buhangin yan ay tinatambak nila dyan. So hindi po natin alam yung mga ka-BJ. Hindi ko po nakikita yan ay nagkakagat. Kasi ngayon lang po natin na kinocovered po ito mga ka-BJ. Ngayon lang po natin yung napansin. Ito mga ito po mga ka-BJ. So hindi po tayo kasi araw-araw dito nakapag-vlog po dito mga ka-BJ. Hindi po natin araw-araw nakikita yan. So ngayon pa lang po mga ka-BJ. So kaya hindi po natin alam yan kung saan galing yung buhangin na yan. Kung ano gagawin po ng buhangin dyan sa barge na yung mga ka-BJ. At itong dalawa po mismo mito ano, tsaka yung mga iba diyan nandiyan din po mga ka-BJ ano. So kasi medyo nakatambay pa po yung bako, hindi pa po siya gumagalaw. Hindi pa po gumagalaw, wala pa pong gumagalaw ngayon, siguro mga ano ito, mga break time. Break time siguro ito mga ka-BJ kaya walang gumagalaw mga trabahador po diyan mga ka-BJ, oh. Nakatingga po lahat po mga ka-BJ. So napakalaki nga nito. Napakalaking project ito, napakalaki yan. Na yung mismo yung dalawa na yun, no? Yung kulay puti na yan, red and white, laki yan. Parang hindi ko alam kung ano pa gagawin dyan yan, kung para saan ba yan.
Yung dalawa na yan. Tapos yung mga iba na yon, ayun, mga yan, mga yun po yung ano yan, yun po nakita natin, at saka yung barko na yan. Yan po yung mga ano yan, yung mga barko na kusa lang po na bubukas po yung gitna, yung ilalim, tapos doon na po bubukas yung barko, yung mga ano, yung mga buhangin. So may tawag po dyan, hindi ko lang po alam kung anong tawag dyan, mga ka-BJ. Kasi hindi natin po napag-aralan yan. So, hindi ko alam kung anong pangalan po dyan. So, nung kasamahan po natin dito minsan, nagpunta po tayo rito, si Jabarski. Alam niya yon dahil yan po pinag-aralan nila. Graduate po siya dyan, kaya alam niya po yan, mga ka-BJ. Marine po siya. So, tapos yung isa na yun, nandiyan din po, maliit po yan. Hindi, mirilo ako, mirilo ako. So, ayun po mga ka-BJ, may isa po yun. Oh. Ayun po, nakita natin ganun din. Yung barko naman po yan, may ano din siya. May dalawang backhoe din po mga ka-BJ. Andiyan po, nakakalat po sila dito po mga ka-BJ. Yung mga gumagawa po dyan, yung mga barko, yung mga barge, hindi natin alam yan. Kung yan ba'y kumukuha ng hangin, yung mga buhangin dyan, o yun ba'y nagkakalga, o yan ba'y magdidiskarga po mga ka-BJ. Masyado po matalinghaga po yung mga ka-BJ. Ano, masyado matalinghaga. Mahirap naman po sabihin natin niya, ay, yan po magdidiskarga. So, hindi naman po alam natin yan. Ano. Mahirap po ang fake news, mga ka-BJ. Napakahirap ang fake news. So, kaya ang sasabihin po natin, hindi po natin alam kung yan ba'y i-discarga o yan ba'y kakakarga lang po nila mga buhangin dyan sa verse po, mga ka-BJ. So, malaki na po itong pagbabago, itong Manila Bay po, mga ka-BJ, sa nakita po natin dito sa kapaligiran po ng Manila Bay po, mga ka-BJ. Lalong-lalo na po yun, no? Lalong-lalo na po, mga ka-BJ, yung ano na yan, yung reclamation na yan. Talagang banda doon po yung mga ka-BJ. Lalong-lalo na po yan. Talagang malaking pagbabago yun. Plus dito pa naman, dami pa naman mga barko nila, mga kasamahan nila dyan. Nakatingga lang po dyan, mga ka-BJ. Andyan sila. Tapos yung ito po, mga ka-BJ, no? At marami pa po doon sa loud, kaso lang medyo ano siya, na talaga makulimlim po, hindi po natin maaninag pag medyo malayo na makulimlim po, kahit po katanghalian tapat ngayon, kahit po napakatirik po ang araw po, mga ka-BJ. So ang dating niya po makulimlim po ang dating po, mga ka-BJ. Yan lang po nakikita natin, yung mga malalapit lang po dito po, mga ka-BJ, yung mga ganyan na yan po, siguro lapit dito yan, mga 300 meters lang yan, mga ka-BJ. Tapos ayun, napakalapit, napakalayo po makukuha. Pagka medyo malayo-layo na po, mga ka-BJ, mga 1 kilometers na yan lagpas, hindi na po, medyo maano na po siya, kumbaga sa ano, maputla na po, mga ka-BJ. Hindi na po natin gaano siya maano, maaninag natin kunti na lang, parang anino na lang po siya, mga ka-BJ. So po naman po itong araw na po itong, mga ka-BJ, maganda naman po dito, mga ka-BJ, no? Maganda naman itong paligid ng Dolomite, wala pa naman mga eka na yung mga malalaking alon. Wala naman po mga nakikita natin na humakampas dyan, yung mga alon, yung mga kung ano man dyan. Wala pa naman mga basura, kung ano man dyan, yung mga lumulutang po dyan, mga ka-BJ, dahil sa dala ng typhoon. So ngayon, wala pa po, mga ka-BJ. Napakalinis pa. Napakaganda po po pasyalan dito po, mga ka-BJ, sa lalong-lalo na po itong Dolomite. Napakaganda po pupuntahan ngayon. So hindi po natin alam pag-abot sa mamayang hapon, pag-umulan na naman ito. Dahil dito po, kadahapon po, umulan po, mga ka-BJ. Kami po ulan dito, talagang pagka bumanat yung mga kidlat, talaga sunod-sunod. Grabe. So, kahapon naman, malakas din ang ulan, pero hindi naman po siya gano'ng kumikidlat. Hindi naman po gano'ng. Meron naman po mga kidlat, kulog, pailan-ilan lang, at saka ano lang siya, mahina lang. Hindi po tulad nung isang araw talaga, grabe. Grabe, grabe talaga. Marami mga na-stranded, yung mga kababayan po natin, mga galing sa trabaho, at saka pupunta sa trabaho. Marami po mga hindi nakapasok dahil sa walang masakyan po, mga ka-BJ. Dito po sa Metro Manila, ano? Ganun po ang ano po dito, ang pangyayari po dito sa ano, sa Metro Manila po, mga ka-BJ, nagdaan na dalawang araw. So sa ngayon po, mga ka-BJ, maganda pa ito po, sinasabi po natin sa ngayon, itong oras na po ito mismo, ka-BJ, maganda po dito. Napakaganda po ito paligid ng Manila Bay po, mga ka-BJ. So lalo-lalo na po itong Dolomite, ito po kumikintab po yung kagandahan ng Dolomite po, mga ka-BJ. Ayun, tingnan natin, oh. Kasing kintab po ninyo dyan, kasing ganda po ninyo dyan, kasing pogi po ninyo dyan, mga ka-BJ. Ano? Itong Dolomite nito, Manila Bay. Pasyal muna kayo ganito, oras. Oo, habang may time, habang walang ulan po, mga ka-BJ. So ulitin po natin, mga ka-BJ, ano? Ito po. Ito po ang purpose po natin po mag-vlog po dito. Ito po yung mga yan. No?
Yan. So, sa ngayon po, wala po silang galaw ngayon. Nakatingga lang po dahil sa tanghalin tapat po, mga alas 11 at ito, alas 12 ngayon, mga ka-BJ. 11:30, mga ka-BJ. So, break time siguro mga ito, mga ka-BJ. So, ayun po, kung ano man po yung mga ka-BJ, kung anong po ginagawa nila dyan, yan po ay tawag sa trabaho lang po yung mga ka-BJ. Huwag naman po natin gawin ng ano, kung ano man yung mga ka-BJ. Ayun, so, yan ay mga ano yan, may pahintulot po sa ating pamahalaan yan. Lalong-lalong po sa DNR. Mayroon po yan, pahintulot po sa DNR po yung mga ka-BJ. Kasi mga yan, mga dayuhan po ganyan, hindi po sila papayagan yan ganyan lang kung wala po silang permit sa DNR, kung wala po silang permit dito po sa ating bayan. Ano? Meron yan. Kahit hindi po dayuhan, kahit tayo po mga local dito. Kasi talaga pagka ganyan po, magkukuha po tayo ng permit dito sa Manila. Lalong-lalong po si DNR. Dahil yun po ay ginagalaw po natin itong karagatan po dito sa ano, karagatan po dito sa Manila Bay po mga ka-BJ. So yan, may pahintulot naman po yung mga ka-BJ. Hindi naman po illegal yan. Walang illegal po dyan po mga ka-BJ. So yun po, ulitin po natin mga ka-BJ. Maraming buhagin to, no? Daming-daming buhagin. Sa barge, puno. Dalawang bako po dyan. Kaso lang yun po, hindi po sila gumagalaw dahil paano yan siguro. Tawag dito, break time po nila mga ka-BJ. So nakita naman po natin yung B-Far. Ayun, may dalawang B-Far doon. Ang ganda ng ano nila, ang ganda ng sasakyan ng B-Far. Yun, yun po ang sinabi natin. Kasi meron po nakaantabay po mga B-Far dyan. So kaya hindi po pwede gagawa po ng mga dyan mga illegal. Kasi meron po nakabantay, may mata po sila dyan. Nakapaligid po sa kanila po mga ka-BJ. Ayun, no? Maganda po ang sasakyan nila. So sige po mga ka-BJ, hanggang dito na lang po. God bless. Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyo lahat mga ka-BJ. Thank you po sa mga suporta po ninyo mga ka-BJ, ano? At taos-puso po ako ng papasalamat sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo lahat mga ka-BJ. God bless. Pagpalaid po tayo ni Lord.